magbigay kami ng tips kung paano kumuha ng passport yung mga solo parents. Bago ka sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ayan, mag-subscribe ka na. So, guys, nandito kami ngayon sa Pacific Mall, dito sa Mandawi City, Cebu, para kumuha ng passport yung sister ko na si Sister Ivy May Chongko. Palingcod. At saka, magbigay kami ng tips kung paano kumuha ng passport yung mga solo parents. So, kasi itong sister ko is qualified as solo parent. So, sis, paano mo nasabi na solo parent ka na? Yung mga nganga sa pag-ibig dyan, yung mga iniwanan. So, may chance kayo maging priority dito sa DMA. Kaya okay lang yan. Kahit nga kayo sa pag-ibig, priority naman kayo dito sa DMA. So, kumuha lang kayo ng certification sa barangay nyo na nagsasaad na kayo ay solo parent. Kumbaga, kayo ay nag-aalaga ng mga anak nyo o kaya nag-provide sa mga anak nyo na ikaw na lang kasi nganga ka na nga sa pag-ibig. Wala na sumusuporta, pero ayun, dito, susuportado ka ng ano natin ng gobyerno kasi priority ka sa DFA. So, kaya nga sinasabi na hindi ka man priority ng husband mo pero priority ka naman dito sa government dito sa DFA. Unid o kapuenten. So yung solo parent pala guys is hindi na kailangan mag-appoint ka pa sa online. So pwede kang mag-walk-in na lang dito sa DFA. Tapos so, dapat meron kang solo parent ID. Dapat maka-provide ka ng solo parent ID. So kukunin mo 'yan sa inyong barangay. So para sa barangay ang solo parent yung certificate. Tapos pupunta ka ng DSWD ng ano niyo, lungsod. Tapos so, yun ipa-process. So yung certification lang pala yung sa barangay. Tapos yun, dadalhin mo sa DSWD para providean ka ng solo parent ID. Yes, yung maganda kong ID ko, pakita ko sa inyo. Yes, ito yun o, ang ganda dyan. So, ayan. So, ito yung solo parent ID. So, no hassle na talaga, guys. Kasi priority ka sa mga dito. So, for example, dito sa DFA, kumuha ka ng passport, no need ka nang mag-appoint sa online, tapos self copy, photocopy mo lang yung ID mo sa solo parent ID, tapos ayan, proceed ka na doon sa processing. So ang ano lang guys is meron lang konting problema kasi yung ano na yung local birth niya, yung supporting document niya is mali yung taon na naka-register, yung date of registration. So instead na December 5 1986, naging December 5, 1956 siya. So yeah, 1986 siya pinanganak, pero naka-registered siya 1956. Ang so, saklap. Yan, guys, kasi ibig sabihin yan, guys, magpa-vlog pa kami ulit. Yeah. Magandang vlog talaga yun. Yo. As in, napakaganda ko doon. Pero hindi na ko nga sa pag-ibig, malay mo noong may makakita sa akin. So galing pa naman siyang Bohol, guys, pero babalik na lang siya dito para mag-process. Okay lang yan, guys. Para ma-proceed niya yung ano niya, yung application niya. So yes, babalik na lang siya ulit dito. So ayan, guys. Hope na meron kayong natutunan sa vlog namin. Kunting tips lang naman yun para sa you guys. Solo parent
next vlog ni Ate, no? Makikita niyo pa. Yes! At tingnan niyo kung sino mas maganda sa amin. Malalaman niyo. Pero so, alam niyo ba guys, ang totoo talaga yan guys. Ako talaga yung maganda. Kaso lang ngayon guys, kasi nga ako sa pag-ibig, kaya aminin ko na si Ate na yung mas maganda. Giniagawa mo! Bigyan natin ng chance. Umamin ako guys. Giniagawa mo! So ayan guys, so... abangan niyo lang yung next vlog namin. Kasama yung sister guys. So, single but not available ah. Focus so, muna ako ngayon guys. Yes, focus muna siya sa dalawa niyang kids. Yes guys. So sa'yo, lalaki ka, sorry ka na lang. See you in SG, charot! Hoyo ka ngayon. Pagkapanood niya ito, wala nga nga. So, ayan guys, salamat, maraming salamat sa panonood. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa channel ko, mag-subscribe ka na. At huwag kalimutang pindutin yung bell para updated ka sa mga bago kong mga videos. So, thank you and God bless! Yes, guys, abangan nyo rin ako kasi mag-vlog ako pag nandun na ako sa SG. Sasama ko kayo doon sa mga journey ko doon sa Singapore, guys. Abangan nyo talaga. Ipag-pray nyo na pagpalain ako ni Lord kasi marami po talaga nag-aabang sa mga blessings. Yes. Diyos ko po. At saka nga sila po. So, thank you and God bless!